Kitain ang guys ang ating super yummy crispy calamari. Tikman na natin. Wow. Yummy. Ang sarap guys. Yung ating chili, sweet chili sausawan. So, eto na guys, nalinis na natin yung ating squid or yung ating puset. Naalis na natin yung maiitim niya na skin. And i-slice lang natin siya ng ating matalas na knife. Kung bakit ito guys, yung ginagamit ko na ginagawang calamari. Kasi napakalaman. Napakalaman guys ng puset na to. Unlike doon sa mga puset natin na maliliit. Na alam niyo yung parang wala kang makagat na laman. At saka yung puset kasi dito, kahit malalaki siya, malambot, napakadali niyang iluto. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na gamit ng ating toothpick. Medyo lang matrabaho, pero syempre kung gusto niyo naman na makakain ng malaki at mataba na puset, so mag-ano na lang kayo, magtyaga-tyaga na lang kayo. Yan. So, mangyayari, ma-form ulit natin siya ng circle, yung ating puset. May design pa, di ba? Kung sasabihin nyo na matrabaho, ganun talaga guys, ang cooking, may art. Hindi po pwede na lagi na lang dadaanin natin sa easy way para kakain na tayo ng napakasarap na calamari. Siyempre, slowly lang para hindi kayo matusok ng ating toothpick, o diba? Ayan na, circle, circle na. Huwag kayong, syempre guys, kaya to biak sa likod. Kasi nga, ang puset na to, kung matatandaan ko, ang tawag ng tatay ko is bagulan. Yung may buto siya sa likod. So, yun yung nagpapatibay sa kanya. So, eto na. Ay, naging itsura ng ating laman ng puset. So, ilalagay naman natin ang ating anim na ingredients. Onion powder, 1/2 teaspoon. Garlic powder, 1/2 teaspoon. Hot paprika, 1/2 teaspoon. Seasoning, pampasarap, 1/2 teaspoon. Ground black pepper, 1/2 teaspoon. And yung ating salt. Hindi siya masyadong marami. Tantya lang natin kung gaano kaalat yung nais natin. Optional ito guys. Maglalagay ako ng 2 tablespoon ng olive oil. And syempre, dahan-dahan natin i-mix well. Huwag kayong mag-alala. Hindi sasabog yung ating binder dyan kasi matibay yung pagkakatusok natin dyan. So, ayan, mix well lang natin para magsama-sama yung ating ingredients. At imamarinate ko muna siya ng 30 minutes bago natin siya i-fry. I-cover lang muna natin and ilagay natin siya sa fridge ng 30 minutes. At habang minamarinate naman natin yung ating squid sa fridge, so ito yung ating mixture na pagsasawsawan. Isang cup dito yung ating all-purpose flour, and isang cup din dito yung ating corn flour, 1:1. Tapos yung ating mga ingredients na nilagay kanina dun sa squid, uulitin din lang natin na ilagay sila lahat, and pagsasama-samahin lang natin. So, ayan. Para hindi lang ang malasa yung ating puset, malasa din yung ating powder. Mix well lang natin siya para mag well combine yung ating ingredients. After ng 30 minutes sa fridge, so eto na. Syempre tumalab na ang lasa ng ating ingredients. And lalagyan muna natin siya. Eto guys yung secret ko. Kung paano natin mapapa-crispy ng maganda. At saka guys, no egg. Huwag kayong maglagay ng egg sa inyong
mga ipiniprito, even yan ay fried chicken. Basta guys, ang secret para maging crispy, huwag nyo guys lagyan ng egg. Kasi ang egg, crispy siya kapag mainit. After that, afterwards, malambot na siya. Yuyumi na yung pagka-crispy. So, ganyan lang. Tapos, ang gagawin natin, kapag ating iluluto na, ilulubog ulit natin sa ating flour. Ready to fry na tayo. Pero, syempre, magpainit muna tayo ng ating oil. Mag-second coating tayo ng ating squid. Tiyagain lang natin siya, guys. Hanggang sa matapos yung ating ring squid. Huwag natin agad siyang i-fry ng agad-agad. I-dry lang muna natin dyan yung ating arena dun sa ating squid para hindi sumasabog or kumakalat yung ating arena dun sa ating oil. Maganda kasi guys, kapag tayo nagluluto, laging magandang tingnan yung ating kusina or yung ating niluluto at yung ating mga lutuan. So ayan, yung neat and clean, 'di ba? So sa puntong ito, i-dry muna natin siya ng 5 to 10 minutes. Check lang natin kung mainit na. So it means mainit na kasi nagbabubbles na yung ating stick. So pwede na nating ilagay ang ating wow. So excited na ba kayo sa ating calamari or calamaris? Ay, syempre ako din. So, check nyo lang kung golden brown na yung ating unang side. Ito na siya guys. Napakasimple. Done na yung ating calamari or calamaris. Ang katapat lang nito, suka na sausawan. Marami na rin po akong video ng ating suka na sausawan. Ito na guys, ang ating super yummy crispy calamari. Tikman natin. Wow. Yummy. Ang sarap guys. Yung ating chili, sweet chili sausawan.